What's up mga panalo yun? Welcome back ulit sa ating channel. So for today's vlog, mag-install tayo ng tawag dito, RDT Big Radiator for Sniper 155. So yun, magtatanong na naman kayo, para saan ba yan? Only for Sniper 155 ha? So ang sa 150 kasi marami siyang butas. So ito yata ay tatlo, sa 150 naman ay apat kasi may breather pa yun. So ang mga gagawin dito is may tatabasin tayo. So pag ganito kalaki, yun na nga, mayroon tatabasin. So buksan natin. So ito, malilis nyo yung pagtagal ng kumbaga, pag nakikibit natin ito, matatagal na yung ating pan kumpara doon sa stock pan na hindi tumatagal kasi malipis yung radiator. And then, plug and play siya. So yung mounting ng pan, same na same, ano, salpakan lang. Huwag kalimutan itong higpitan before nyo i-release yung units, guys. Ano, laki. So nasukat namin ito, umabot siya ng 800 ml yung laman, ano? So dati sa stock umabot lang siya ng 300 ml, ano? So comparison, di ba? Ayan, di tayo sa side na to. Ayan, makikita nyo yung kapal, no? Then ito pa, ay nako, music, dumayan mo kami, walang hiya. So yung mga tatabasin ito, turo ko na agad sa inyo para mabilis tayo. Yan, yan yung tatabasin. Para alam nyo lang, pero may music ah. Ito pa, tabas din yan. Pag ganito, yan o, tatabasin nyo yan. Automatically tabasin nyo na kagad papunta dito. Sundin nyo lang yung liner. Kasi nakapagawa na kami nito maraming beses na. Kaya alam na namin kung saan tatabasin. Dito naman sa engine cover, nasa na doon. Sa engine cover naman, hanggang dito lang kayo sa part na to. Mga part na ito, mga ganyan. Tapos dito, ganun din. So, ingatan nyo may dumikit. Kasi pag may dumikit dyan, pwede mag-cause ng pagkabutas ng radiator. So, tanggalin natin. Kanina, binaklas na ng dalawa. Kaya kakunti na bago kasi ko. Ito tayo. Ito, tatanggalin natin. Lagi yung tatandaan na mayroon ditong washer at saka bolts na may kasamang yun na nga, washer. Tapos 10mm yung mga yan. Ito naman, mayroon siyang guide ng cable. Ito na yon, yung bakal na yan. So, babalik pa rin natin sa dating position yan. Huwag nyong ilipat. Then, ito. Mawawala ito. Tatanggalin nyo ito. Papalta natin. May kasamang bracket yun nung dun sa box mismo. Then, yung pan, ililipat lang natin. Madali lang ito. Sana, masundanin nyo para kahit nasa bahay kayo, pwede nyong install. Siyempre, ang pinaka pinali nito is dapat marunong kayo mag-bleed. Kasi pag marunong kayo mag-bleed, dun yung matatapos ang maayos yung pag-install ng radiator. So, yun na. Pagsalan natin. So as usual, dapat talaga tanggal yung mga bolts. Then, saka natin remove yung radiator. Siyempre yung sakit, ubutin nyo rin, no, para di mahalit. Ito na, bunutin nyo lang ito. Yan. So ito yung supply galing dun sa receiver. So mahalaga maikabit nyo rin ito. Kasi pag nagkulang yung radiator natin, sisip-sip yan dun sa receiver. So ito na yung pagtatanggal. So basic na yung pagtatanggal, kahit nasa bahay kayo, kaya gaya nyo yan. Siyempre, kailangan natin ng 10mm plus ito. Pakin nyo na yan. So, tatlo yan. Yun yung lilipat natin mamaya. Mas bukas mo pa sa gabo. So, hindi natin napakin din yung mga ito. Kanina, before. Ito yung lilipat natin. Mayroon ang gumalaw nito. At may kalso na yan. Daming washer. So, hindi kami nakakalso ng gano'n. Hindi naman kasi ito basta sa lumalapat. Ito ililipat natin sa bagong radiator. Ito kailangan yan ng flies pag babaklas nitong pinakang lock niya, yung pinakang clam. High-tech yung clam nito mga panalo. Yung iba kasi mayroong pang pihit, ito wala na. Yan, diba? Ito na matatapon yung coolant niya. Itong stock pwede pa na ibenta ni Busing ko sa mga walang budget para sa ayan, sumabog, may pressure pa. Ayan na, medyo malambot lang itong mga to. Dami na pansin ako parang mix yung coolant ni Busing. Medyo may kasamang iba. Ayan. Pink daw at saka, so, parang may blue pa nga eh. Ayan. Ito na, nipis diba? Oh, tabon pa yung daliri ko. Tabi mo na dyan, DJ. Siyempre, huwag niyong kalimutan, tanggalin yung i-drain na natin, siyempre. So, dito makikita yung drain niya. Yung 8mm na tirin ang kailangan.
So clock counterclockwise ang pihit. Siya nga pala, huwag niyong pipihitin to pag sobrang init po ng makina pag galing sa biyahe. So ito naman, nakalmado na siya, pwede na to. At masama din yung paghigpit ng sobra. Kasi sa block nakasalala yan, di ba? Uli kong init. Ayan, medyo mainit pa yung ulan. Kailangan natin alisin yun para bago lahat yung ulan dun sa block, sa chamber. Then, dito sa mga hose naman. Okay, abot mo na sa atin yung ano natin dyan, JJ. Yung ating lumang radiator. Tapos yung pang ano nito, yung sapin pen niya, nasa na. Yan, akin yung sapin niya. Yan mo dito yung lumang radiator, may papakalas ako sa'yo. So ito na, ililipat na natin. Yan, masaya yung lumang radiator. Yan. So ito mga to, ililipat nyo lang natin yan. So, huwag niyong kalimutan. JJ, paghanap, pare, pasuyo naman ako ng tatlong nut lang. 10mm. So, wala nga yung tatlong nut na 10mm. Ito, buhay niya pa. Yan, shout out kay Boss Canor. Uwi na si Canor, ano? Maganda yung laban ngayon, ah. 14 kasi. Yan, February 14. Yan. Shout out sa utol ko. Happy birthday. Beans Manares. Pwede niya. So, yun. Nakuha nyo. Tapon nyo na to. Oh, check lang. So, yun. Gagamit pa natin. Tingin ang plots ko, JJ. So, itong ano pala, may makuha kayong nut dito, tatlo. Pwede nyo pala ilipat to. So, kahit di na kayo maglabas ng tatlong ganito. Okay? Yan. So, plots crew nyo lang, sumpitin nyo pataas. Yan, tigas. Tignan mo. So dahil matigas, huwag natin lagay. Pero pwede yun. Alisin nyo lang yung stopper. Tick na stopper ang kunat. So ito, meron naman na tayong nut dito. Thank you. Okay. Ayun, basahan pa din. Ay, ano, JJ. Ito pala. Huwag kang magwala dyan. So yun, no? Meron naman siyang ano. Ayan. At check nyo mabuti, malayo naman siya. So kanina may washer pa to, pinangat. Ako kasi naglagay, baka si Bosing. So, naglagay, boss, aminin mo na. Sa dati sa Bicol. Bicol. Ba, ibang klase yung nakuha ng nut ni RJ. Yung isa, pang ano, pang pito. Pang pito? Oo, pang pito. Tika lang. Ayun. Nyari. Ano bang klase yung size yun? Wapag dito. Ah, isang kawa lang. Wapag dito. Yan, so ito. Ang size ng nut na kinuha namin, 10mm. So, may washer siya dito, sakto. Ang tama ito, gamitin natin yung washer. Kaya pala may washer. May mga gamit pa natin yung washer. Sawa yung mga music niya dumaan. Yan. Ipat nyo lang yan. Madali lang to. Basta isa lang ah. Yan. Galing mo talaga. No, pre, di ka na mapipigilan. Galit na galit dahil sa kanya eh. Ako sa pang nat, isa pang nat. Sa pang nat. Ano bang nat na nakukuha nyo? 11 eh. Saan nyo ba nakuha to? Ang lalaki ng binigay nila sa akin. Mga ano. Ayan. Okay. Mo lang. Ito lang ha. Ito na. Tapos kunin mo yung blue torch. Yung pang-ihaw ba? Ng isda. Ayan, so ito din. Pero dapat maliit kamay nyo dito para di kayo may rapat. Ayan. So nagkabit kami nung nakaraan linggo nito kay G. Successful naman yung installation sa kanay. Ipabiyahin niya na. Maobserbahan nyo naman dito pag bagong install, syempre yung pagkakaroon ng temperature. Ay, pumasok ka na, boy. Kaya tamba. Ano ko ito, bro? 20. Parang dalawa na buong ano mo, ako. Sa dalawang araw. Ano yan? Yan. Tools? Ah, tools? Pita na natin. Saka JJ ng open na G-Sat, saka 17. Wala nga natin kontrahin sa ilalim. Yung kabila, maganda eh. Nakisama siya agad.
ayun, maganda tong sa RDT na ano, kasi meron na siya agad kasama. Kasi yung nakaraan namin nakuha ang RDT, wala to. Ano nangyari doon? Pinahoy? Pinahoy ng seller? Di ba? Last time wala. Bago na seller natin. Yung mga goma, kaya kinuha ko yung mga goma na yun. Ito wala to. May kumuha. Oy, ingat, ingat. Oy, ingat po, ingat. Tandaan lang ha, baka dumami. Masin tumayin nila. Yan, huwag niyang kalimutan ko na yan. Yan. Si may Mangkanor, lumayas na naman. So ito na, kakabit na natin, baka yun, yung blotard. Yan. So, tandaan lang kayo para di mayupit yung pwestuhan ng ating radiators. Yan, alalayan mo dyan pa rin, JJ. At pag naiupit yan, charge sa'yo. O, teka lang. Ano sabi ko si Gigi? Gusto na agad ipasok eh. Yan. O, pakipatay mo na Gigi nung electric pa natin. At may iihawin lang ako. So, dito kailangan nyo may Bluetooth kayo. Tapos, may langis, ano? Paano ko langis? Nakililipad na magpapahid ako. Kahit alin dyan. Kung saan ka masaya, kung anong iabot mo sa akin. Pusit-pusit, may langis lang. So ito, nilalagyan namin ito ng langis para yung bakal madali natin maipasok kami itong lock na ito. Kasi mas oversized na ito kumpara dun sa kanina. Yan lang naman. Para madaling pihit-pihitin. Madali natin mailagay. So, dito lang talaga, medyo tatagal tayo sa pagtatapas. Totoo sa'yo. So, na-mounting na natin. So, gamit kayo ng blowtorch. Kung wala naman, maghanap kayo ng pwede pang ano. So, medyo pala lang buti natin yung hose dito. Yun yung purpose. So, huwag nyo naman pakaihawin ng todo. Ano? Hindi naman po yun masisira. Baka mag-comment na naman kayo. Sinisira niya yung radiator. Yan ang suntok natin. So, para lang malambot ipasok. Yan. Okay. So, pihit natin itong lock. Then, gamit kayo ng slice. Yan. Ah, diba? Hindi madaling irritate. Ah, ito. Easy natin ng konti. Medyo nabil. Para hindi na naiyupit yung house. Okay na agad yung baba. Ito na tayo sa taas. Mga naghihaw lang ng manok makakatay. Kailangan maturbuhan ng konti. Ito na, ito na. So, itong mainit pa kailangan mailagay natin. Yan. Siyempre, yung lock ulit, pasok na naman natin. So, almost plug and play talaga yung RDT. Pero mas plug and play dito yung MBR1. Kasi wala na halos, wala na talaga tinatabas sa MBR1. So, dito talaga may tatabasin kayo konti. Kunti-kunti lang naman eh. Dapat matyaga lang kayo. So, dito na tayo. Ito na yata yung gate. Yan, huwag nyo kalimutan ilagay yan. Yan, okay na. Ilagay na natin yung mga hose. Ready na agad, ano? Ito naman. Huwag yung kalimutan isaksak yung pan at wala magpapalamig ng inyong radiator. Yan. So, ayan na. Ayos po na. Umpisa na natin ilipat yung... Ito yung bracket niya. Lagay na natin yung bracket. Ito tayo dun. Pinakaabangan ng lahat. Ayan. JJ, hindi nila yan. Nayupit ng konti sa Y. Sabi ko, line no dudong eh. So ito, alisin na natin itong mga panalo. Oo, magiging tuwid na lang. Oo, magiging tuwid na. So, hindi na tayo doon sa daang baluktot. So ito, kailangan alisin nyo na po ito. Pero ako, ito yung ginamit ko sa Uma Racing ko. Kasi si Uma Racing madamot sa bracket, ano? Ganun kadamot si Uma. Joke lang. Siyempre, tayo na yung gagawa ng paraan doon. Kasi tayo na mag-install eh. Tayo nang bahala doon, di ba?
So ito, ibalik nyo lang. Ito kasi nung nakaraan, binend pa namin to para mailagay pareho. So ngayon, ganun na naman. As usual, kailangan natin pitikin pababa ito. Para same mounting pa rin dito sa likod. So ayan na, let's go. Low torque is needed. So kayo na, kung mapapansin nyo, nakaganon yung mounting nito. So ngayon, i-bend natin ng konti. So using low torque ulit. Kailangan initin natin ng konti. So aluminum nga pala yung bracket, kaya madali pa sunodin. JJ flies. Parang kulang pa. Ayan, pwede na. Pwede na natin. So, higpit na natin to. And syempre ito na. Ito na yan. So pwede natin itong alisin din, pero guide kasi ito nung cable. Sige na, kabit pa rin natin ito. So gamit kayo ng G's na T-Rex. So mahalaga na, ibalik nyo pa rin yan para may guide pa rin yung ating tinatawag na clutch cable. So para hindi kumiskis dun sa radiator. Okay, sabit na. Yan, dito naman tayo. So pag gusto nyo pangayusin ang mounting, lagay nyo muna ito. Siyempre dito na tayo. So, may kasama naman siyang bolts. Yan. Tapos nut. Palitin natin. Pabot ng juice JJ doon sa kabila. Ayan, naka na. Ako. Okay. Good. Ito lang. Marcel. Ayan. So, ayan o. Nandiyan na yung radiator natin, mga panalo. Diba? So, ngayon, itatap nyo yung tikabilang pairings. Kunin mo, JJ, yung pairings. Tikabila.
mapanalo ka lang nyo muna itap yung pants, ano, kahit yun lang side by side, yung tinatawag natin na front leg shin. Tap nyo lang siya mapanalo. Yun yung kalimutan. Kasi magkakaroon tayo ng fitting. Ito tawagin na. Ito pa yung isa kapit nyo rin. So, wala nyo mag-fitting dahil magkatapos tayo. Yan. So, ito na. So, dapat mayroon kayong pentel pin. So, shout out sa HBW. Baka naman. Yan. Tapos, guhitan nyo na doon sa loob. Ayan, sa kapila. Baka mo doon, JJ. Baka mo lang yung parents. Yan. Okay, yan. O, pag nasok, naguhitan nyo, ha? Alisin na natin. So, time to tapos na. Ito, mga panalo, makikita nyo. Meron na siyang bakas. May bakas na. Ingat lang kayo dito at baka dito na matapos yung delivery natin. Kapag wala kayong panagos dito mga panalo, pwede yung cutter. So, lagarin bakal, pwede rin. So, marami naman yung way para tabasin to. So, sagad natin ng konti para may pwersa tayo. Uy! Biglang bumilis. Okay, yung down. Now, next, ay, isa, AJ. Ito na. Umiya po ang music natin mga boss. Ayaw ay nagbablog. Ah, ayos na. Okay, ano na. Tapit mo sa gate. Pangalindi mo sa ilalim. Masa yung mga boss. Masa yung mga boss. Tag-isa lang. Tapos huwag may pakikipitan. So, sa pagkakabit nito, itatanggal nyo muna ninyo yung sa lower part. Yan. So, kahit hindi masyadong magpit kasi magkakaroon tayo ng fitting na naman. So, dito. Yan. Wala roller doon, JJ. Roller tayo mga parang. Ito, tatabasin natin dito mga panalo. Yan. Dito muna tayo. Yan. Dito naman tayo. Thank you.
Si Kanor natin ay nagbakasyon naman. Mamang Kanor. JJ, hindi ko alam kung saan nagbakasyon to. Burake yata. Maaw lang, i-club niya sa bahay. Yan. So, ito na tayo. Mahirap. Okay, atin na. Sumababa pala sa mikate. Yan mga boss, tara, let's go. Pipitin ulit tayo. Tama, ulang pa. Sino lang nung? Tekto konti. Nakita din. So dito, medyo walang anin pa. Kaya pabuwasan pa natin. So medyo dikit pa dito, iwasan natin yung mga dikit namin. Pwede na yun, pag mga slides lang na dikit. Ako na, so tanay ko tayo. Kaya teka, wala pa yung drain plug. So huwag niyo kamutan, ibalik yung drain plug. At yung tiris dyan, yung black. Ito na, ibalik nyo na yung drain plug natin. So, hantay muna. Okay. Tapos, okay. Ito na natin ito mga so apat yung tornado niyan, balik na lahat kung gusto nyo, pwede namang hindi nilagay. Yan. JJ. So finally, magsasali na tayo ng kulan. Buksan natin yung radiator syempre.
salin tayo ng ulan, syempre. Yan. Buhayin natin yung makina, syempre. So, ang gamit nating kulan, EcoCool. Ayan, murang-mura lang. Hindi nyo makailangan ng mamahaling kulan. Importante yung laging may laman ang radiator. Dahil may mga tools pa rin, JJ, at saka magasa ng kulan. Ayan, sa mga gustong bumili pa na ng mga racing seat, fairings na magaganda, hanapin nyo lang, Lance Paint. Ayan. Ating kaibigan, ano? So, para mapulido natin ito, kailangan natin i-beat. So, ituturo kasi ako sa nag-beat. Hindi, gumawa ka na lang. Kulat pa. So, ito yung leader niya, mga panalo. Buksan nyo lang ito. Tayo nyo lumabas yung pinakang kulan. Ano, JJ? Wala dyan? So, wala pa lumalabas. Kulang pa yan sa pumping. So, ito yung pump natin. Lagyan mo, salinan mo. So, hintayin nyo may lumabas dito. Yung bleeder, laging mayroon yung arrow na triangle. Pangalawa is, meron siyang aluminum gasket. Ayan. Yung bolts na yan. Tayin lang natin lumabas. Ayan, ayan. Ayan. So, wag nyong lalagay dyan yung busina, ah. Kasi yung iba dito nagtatap ng busina, masama yun. Ayan, lumabas na, diba? So dito dadaan yung mga hangin, at pag lumabas yung mga hangin, mawawala na yung hangin sa loob nito, at mas mapupulido nyo yung coolant paglalagay yan. So yung tiyatawag natin air pocket, dito natin naalisin yun. Ayan, so pinagsasalin si JJ doon, kadami yung lalabas lalo dito. So yung mga bubbles na yan. So yan, iba pag nag-bleed nyo ng maayos to. So ano yan, so ipitan na ulit natin. So, huwag niyong kalimutan, itagilid yung motor sa pagdito. Siyempre, type na natin ito ng Suamayos. Okay, tagilid natin. Parang gawin yan. Ayan, huwag mo nabak ito, pagkatagilid. So, maraming laman talaga itong RDT na ito, ano? Umabot siya ng 800 ml. 700 to 800 ml. Okay na yan, takpan mo na. So, pakita nyo, pag pinipindot nyo dito at wala na talaga, di na bumaba, pwede yung takpan nyo. Siyempre, bago nyo release sa may-ari, kung kayo ay nagkakabit nito, so, hintayin nyo yung mga 5 to 10 minutes, hintayin nyo mandar yung pan. Pero sa kaso nito, halos hindi naandar ang pan nito. Mapera siguro pag nasa kalsada talaga. So, pag ganito man naka, stay lang dito. Tagal mandar yan. So, kung dati, maandar yung pan nyo, within 5 minutes dito, andar na lang yan, mga 15 minutes, 10 to 15 minutes. Okay, tinanong natin. So, ang isa pa dyan, kaya kailangan huwag natin nag-release yung unit sa mayari. Kasi baka mamaya may mga linkage yung mga hose, saka itong breather ng itong 17 mm na nut na ito. So, makapasin nyo, kunti lang ginalaw namin. Ito yung mga baba. Nakagal. Tapos lang sa engine cover, then doon sa side bearing, sa leg shield sa front. So yan ang mga panalo, ito na yung ating final installation ng RDT big radiator for Sniper 155. So sa mga gusto dumayo dyan, mga panalo, pasyala kayo dito sa shop. Siyempre magpihin muna kayo, baka mamaya wala kayong maabutan na radiator, siyempre. So magpa-reserve muna kayo, siyempre, as usual, down payment, lagi yan. So pag mga talagang sure ball, punta na lang dito kahit wala tayong payment pag sure ball. Siyempre, huwag niyo kalimutan nga mag-PM. Baka kasi mamaya wala tayong stocks, no? So, hintayin namin to na umandar yung pan, then release namin sa mayari, okay? So, yun lang. Mga panalo. Maraming salamat sa sumasubaybay sa ating YouTube channel at follow nyo rin ako sa ating page, Winmoto Garage. So, yun yung Winmoto Vlogs na page, hindi na po namin ginagamit yun. At sa mga gusto mag-PM naman, direct sa aking account, yung Arwin Villaruel. At doon, may tatlong account yung makikita nyo. Yung dalawang profile, yung active po, doon kayo mag-PM sa nagpo-post pa ng mga ating item na like, kung ano-ano. So, yung active ang hanapin nyo. Huwag yung mga marami doon. Kasi, wala mag-reply doon. Hindi na namin na-open yun. Yun lang. Peace.